Dalawang taon ang gumagawa ng mga supot na gawa sa papel si Agnes. Ngayon po, supot na po siya pag nagawa na po. Isa na po siyang supot. 25 piso hanggang 50 piso ang halaga ng bawat paper bag, depende sa laki nito. Kumikita naman kahit papaano na pambudget lang sa pandagdag sa pambudget sa araw-araw. Pakulangan minsan sa pambili ng ganito, ganon. Minsan pambiling gatas. Lingguhan kong magdala si Agnes sa mga supot na papel sa palengke ng Los Baños, Laguna. Ilan dalawahan to? Apat. Bali apat yan. Tapos limang limahan. 370 pesos ang benta niya sa mga gawa niyang lalagyan. Meron sa puhunan, aabot sa 200 piso ang kita niya rito. Bibili po natin ng ulam sa apugatas ng anak ko. Isang bigasan na ito sa mga suki ni Agnes. Mula nang ipagbawal ang paggamit ng plastic sa Los Baños, paper bags na ang ginagamit nilang lalagyan ng bigas. 2008 ipinatupad ng Los Baños, Laguna ang Municipal Ordinance 2008-752. Ipinagbabawal nito ang paggamit ng plastic bags sa mga dry goods at nililimitahan ang paggamit ng plastic sa mga wet goods. Ang Los Baños, Laguna ang kauna-unahang munisipalidad na nagpatupad ng plastic ban sa Pilipinas. This plastic material caused the clogging of our drainage system, finding its way into our tributaries and finally into the lake. Then when dry season comes, nakatamba po diyan sa tabi ng ating baybayin ng Lawa ng Laguna. At kaya po yung ating punong bayan, para po mabawasan, ang unda pong initiative is to change yung carry-out bag ng bayong para po mapaltan. Pabor dito ang mga nagtitinda sa palengke. Para po maiwasan yung dami ng plastic na kasi minsan nagkalat ang plastic. Para din sa kalikasan, siyempre, bawal din yung paggamit ng plastic. Ang enforcement po namin dito, kami po ay mayroong tiyatawag na Task Force Kalinasan Enforcer at sila po ang umiikot dito sa ating bayan para po una ang mga tindahan na hindi sumusunod sa mga bagbabawal ay nag-impose po kami ng penalty. Mahigpit daw na ipinatutupad ang ordinansa sa palengke. Araw-araw naman tinitingnan namin mga tanod, mga kasamahan namin, mga kawani. Tinitingnan namin ang mga galaw ng tao, saka yung mga information dyan. Plastic labo lang ang pwedeng gamitin para sa mga isda at karne. Ang mga plastic na pwede, yung mga puti lang. Tapos pag re-regulate, isang gamitan lang na mamimili, hindi na pwedeng doblihin. Kaya kailangan may dala ka. May mga nagbebenta rin ng mga eco bags sa halagang 15 hanggang 25 pesos. Depende sa laki. Sinabihan na natin through dito sa mga namumuno dito sa information, nagamitin na lang nila yung mga eco bag o kaya magdala ng mga supot na pwedeng pagdalhan. 500 pesos ang multa sa unang paglabag sa ordinansa. 1,000 pesos naman sa pangalawang paglabag. 2,500 pesos naman sa ikatlong paglabag. Pwede ring makulong ng hanggang 6 na buwan ang mga lalabag at makansela ang lisensya ng 1 taon. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Los Baños, umabot na sa 215 ang mga lumabag sa ordinansa ngayong taon. Hindi na raw umuulit ang mga nahuhuli sa unang paglabag. Dapat daw magtulungan ang lokal na pamahalaan at mamamayan para maipatupad na maayos ang ordinansa. Kung meron na tayong mga ordinansa na pinagbabawal ng mga yan, talagang mabuobliga tayo yung mga ating mga mamimili na kumulat na sila at meron palang pinagbabawal na sa mga syudad natin o kaya sa ating bansa, sa lipunan natin, paggamit ng plastic, ay talagang matututunan natin na
hindi ko kailangan yan. 2011, naghigpit ang lokal na pamahalaan ng San Pablo City sa paggamit ng plastic. Bawal ito sa dry goods. Bawal din sa mga kainan ang mga plastic na straw, baso, kutsara at tinidor. Napansin namin na ang karamihan ng residual waste na napapunta sa aming landfill ay plastic. Kaya naisip namin, why not regulate it para mabawasan? Dahil hindi mo naman kayang biglain. Food straw ang gamit ng Forest City Restaurant sa kanilang mga inumin. Gawa ito sa kanin at kasaba, kaya pwede itong kainin pagkatapos gamitin. Binibili pa nila ito sa Vietnam. Imagine yung straw, nakakain pala. Dati, parang natatapon, tapos additional na basura, nakakasira ng kalikasan. Nakakapagbigay tayo ng information sa mga tao na papadala natin yung mensahe na ito palang straw, maliit pero may big role. Ang mag-asawang Joel at Mirna ang nakaisip ng paggamit ng food straw. Sila pa lamang sa buong Calabarzon ang gumagamit nito. 2018 nagsimula ang kanilang negosyo. Natutuwa po sila. Pero siyempre iba-iba po yung pagtanggap nila. Merong okay lang, meron namang natutuwa. At talaga, meron naman po na kahit po taga malayo na lugar, gusto nilang ma-experience at sumusupport po sila. Wala raw silang ginagamit na kahit na anong plastic sa kainan. Welcome. So doon po sa container niya, ang ginagamit po namin pag nag-take out, siya po ay made of carton po. Paper cup po siya. Then pag dito naman po sa loob, yun po ang glass po natin. Ginagamit po namin dito pag mag-take out po sila, instead po na plastic bag, ang ginagamit po nila ay supot po. Carton din po siya. Made of paper po siya. Aprobado ito ng kanilang mga customer. It's very eco-friendly. Kanya, ganito na lang dapat natin gamitin kasi ano to, hindi papel. Ang papel is not good. A plastic is not good. Ito is the best. Natural, parang wala lang. Pero it's something different, parang nakakapanibago na meron palang ganitong istro. Gumagawa rin ang mag-asawang Joel at Mirna ng bamboo straw. May tanim kasi silang 27 uri ng kawayan sa kanilang sakahan. Yan ay nakita ko na pwede pala itong gamitin as for drinking purposes. At ito nga ay, sabi ko, mahusay ito kasi since na bawal gamitin ang plastic, pwede namin gawin itong straw. Ito yung Thailand bamboo na mas malaki ang butas nito. So kunin natin yung ano niyan. Itong part na ito, hindi basta mo tatapon kasi pwede mo pa rin itong itanim. 15 pesos ang benta nila sa bawat isang bamboo straw. Isang taon itong pwedeng gamitin. Napakalaki ng tulong ng mga straw, lalo na po di bamboo straw. Hindi naman po siya mahirap i-maintain kasi pakuluan lang po ninyo ito at pagka napakuluan, okay na tuyuin, pwede na po ulit siyang gamitin sa susunod. Sinisigurado raw ng lokal na pamahalaan na sumusunod ang mga negosyo sa kanilang lugar sa ordinansa. 1,000 hanggang 3,000 piso ang maaring maging multa ng mga maliliit na tindahan at karinderyang lalabag sa ordinansa. 2,000 piso hanggang 5,000 piso naman ang sa mga malalaking pamilihan at kainan. Maari ding makulong ang mga lalabag sa ordinansa ng hanggang 6 na buwan. Pwede ding makansela ang kanilang lisensya ng 1 taon. Every now and then, may task force kami napunta sa mga establishment. Tina-check kung gumagamit pa sila nung sando bags. May mga 471 na apprehensions. Pero yon ay mga
first offenses lang. Naging advokasya na raw ito ng mag-asawang Joel at Mirna. Malaki po ang papel na magagawa po, lalo na po ang industriya po ng restaurant. So pag sila po ay nagsama-sama, na nagtulong-tulong po, na ang ginamit po nila ay yung pong makakalikasan, ay sigurado po naman na mababawasan po ang pollution. Ang mga solusyong ganito, simple man, ay malaking tulong para mabawasan ang mga basurang plastic. Pag mga ganon, kailangan lang din naman natin i-consider, no, yung mga paggamit ng mga organic na straws like bamboo, tapos yung parang mga stainless, kasi nakakatulong din ito sa kapaligiran, lalo na dun sa waste management. At syempre, nakakatulong din ito at hindi naman tayo masyadong exposed din sa mga chemicals gaya ng mga plastic straws.